another episode na naman ng ating vlog for today. Before tayo mag-start sa ating vlog ngayong araw na to, please don't forget to subscribe at huwag mo na rin kalilimutang isama ang ating bell button para naman updated ka sa mga susunod kong i-upload na video. So ayun na nga mga te, kauwi ko lang galing sa trabaho and hindi pa rin natatapos ang ating araw ngayon hanggat di pa tayo nakakain ng ating dinner. Kaya naman, paglulutuan ko si David ng pininyahang manok sa gata. Never niya pa natikman yan, kaya naman yan ang ating lulutuin ngayong araw na to. At tingnan natin kung anong magugustuhan niya ba kasi first time ko itong lulutuin dito at magiging first time din ni David na matikman. Pagpasensyahan nyo na muna ang ating itsura dahil medyo tayong hagardo. Okay lang yan, basta maganda pa din. Char, anong ginanda mo te? Ayun na nga mga day, back to ano na tayo sa ating pinag-uusapan. So, ang lulutuin natin ngayon ay pinyahang manok sa gata. At ito po ang ingredients niya. So, naayos ko na, natantad ko na yung mga dapat ilagay, gulay na ilalagay, at panggisa, mga gano'n, na-prepare ko na. So, pagluluto na lang yung kulang. So, sa pininyahang manok, syempre kailangan natin ng pineapple chunks. At kailangan din natin syempre ng gata, kasi pininyahang manok sa gata. Dito, meron tayong potato, at meron tayong green bell pepper, at saka red bell pepper, at sa baba niyan may carrots. At ayan yung ating tinadtad na manok. So, ang binili kasi ni David na manok ay boneless chicken, so no choice tayo. So, yan na lang yung gagamitin natin. At panggisa natin, sibuyas at bawang. At syempre, hindi tayo makakapagluto pag wala lutoan. Kaya ayan, mag-init na tayo para makapag-gisa na. At ang ilalahong nating panglasa ay fish sauce. Ayan, sa Tagalog ay patis. So, sa tanang buhay ko mga te, first time ko magluto ng ginataang, ay ano ba yan, pinyahang manok sa gata. First time yan mga te. Kaya naman, medyo hindi ko pa kabisado kung paano lutuin to, pero gisa-gisa lang yan, pwede na yan, no? So, habang tayo ay magluluto, magluluto din muna tayo ng kanin. Habang tayo nagluluto ng ulam, magsasalang tayo ng kanin. So, babalikan ko kayo mga mamaya mga day. So, stay put lang kayo dyan. Kuha mo na kayo ng popcorn. Charot. Charot lang. Sige, see you later! So, una kong ginawa mga te ay ginisa ko muna ang ating bawang at sibuyas. Sunod na ilalagay natin yung karne para hindi siya malangsa. Igigisa muna natin yung sa bawang at sibuyas. So, ganito po ako magluto at huwag na po kayong kumunta. So, ganyan po talaga ako magluto. Ginigisa ko yung karne para hindi po siya malangsa. Yan, ganyan. Yan. Wala po tong buto, puro siya laman. So, yan yung binili ni David. Sabi ko yung medyo may buto para masarap. Yan. Tutakan lang natin. At antayin natin hanggang maluto yung chicken. Halaka, nagtubig ang chicken. So, kailangan natin siyang patuyuan muna. Pero sa tingin ko, okay na siya, no? Dahil luto na yung chicken. Inuna kong nilagay itong mga carrots kasi medyo matagal siyang maluto. Kaysa sa, ano, sa may potato. So, yan. Ayan, sakto lang. Yun, nadali mo, te. Tuyuan din yung chicken. Parang salad, ano lang, no? Chicken salad. Okay na, kailangan natin siya lagyan ng tubig kahit konti lang para hindi masunog. Buti na lang mga te, konti lang yung tubig na nilagay ko. Mayroon pala itong sabaw, itong ating ano, yan, pinya. So, yung sabaw nitong ilalagay natin. Yan. Kaunti lang muna. Mamaya na ulit. So, nilagay ko na yung pinya at saka itong ano, patatas para yan, mas malinamnam. Yung sabaw ng pinya pala mga te, yun yung inano ko, nilagay ko na, sinabaw ko na. Yan. Grabe, tulog na tulog si David kung naririnig nyo lang mga te. Naghihilik siya. Pakalakas! So, ayan, nilagyan ko na siyang paminta at lalagyan na rin natin ng asin para may lasa na dahil nailhalo na natin lahat ng gulay. Ayan.
Ayan. Para masarap. Amoy na amoy ko yung kuha ng pinya. Tikman nga. Ang sarap. Ay, sorry. Padami atang lagay ko ng paminta, mga day. Pero ito, alam nyo, okay na yung lasa niya. Idadagdag na lang natin yung gata. Yan. So, ito, lalagyan na natin ang gata. Yan. At papakuluan na natin siya. Ba't ganun? Ba't ganun yung gata, te? Sa taas lang yung may puti. Hindi ko kasi naalog pala. Ano ba lang? Dapat creamy to, hindi ganyan. Pero okay na yan, no? Bahala na. Pakuluan na natin to. Yan. Tapos, mga day, kainin natin yung... Rinig niya yun. Natirang pinya. Hindi masarap. Masama kasi yung chan ni David, mga ate, tas hindi siya kumain ng lunch yun. Kaya talagang sumama. Guys, look at that. She's eating, you know what they call that, hon? It's a pininyahang manok sa gata. That's what we call in the Philippines, okay? Hindi na ako nakapag-video kanina, mga ate, dahil sobrang nagutom na din. Hindi lang kasi maganda dito is yung niyog, te. Hindi siya as in talaga fresh na niyog. Yung nasa latang ready, may halo pa atang tubig yun. Tapos na kaming mag-dinner, mga day. Ngayon naman ay magre-ready na ako para makatulog na kasi naantok na din ako. Alam mo yung feeling na after ka kumain na yung feeling mong inaantok ka na agad. So yun yung feeling ko ngayon, no? Maalalinda na rin tayo ngayon. Feeling ko kasi, no? Feeling ko. Nabastos ako. Nakikita nyo ba yung effects ng Skin Magical? Nagpipinkish yun dito kahit wala naman ako nilagay.